Ma'am, alam mo, sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana. Pero ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasayad ay patay. Ayaw kong marami. Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May wag rewards po ba tadungin sila? Kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung walang police rewards. Yan. Lalo hindi ng police. Bakit ako magbigay ng reward sa mga... Trabaho nila yan. Bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police ba yan? Kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial cases. You are for the record, Mr. correct, Chair. Ma'am. Tama thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So ganito na lang. Huwag na lang yung police. Kawawa yan. Wala yung sa Davao experience, Davao. Ako. Imbestigahan ninyo ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. But kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao was a very kawawa noon. Alam ninyo sir, alam mo. Panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Left and right ng hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga police takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid. Nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga top honcho ng Communist Party, bilangin ninyo ilan ang taga Davao. Saan ang pamilya nila? Sa Davao. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko. Kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaaring mag-follow up question ako sa dating presidente. Go ahead, Mr. Chair. Squad. Mr. Chair. Salamat kaayo, Mr. Chair. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Ang death squad ko, ma'am, is... of course, it is organized. Mga dyan. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminal. Ibig sabihin, ano po yung setup? Yung, at sino yung pitong yon na miyembro ng death squad niyo? To fight crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi niyo, pat pitong tao na nasa death squad niyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure ng pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang teniente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako, karap mo.
Sir, I'm sure alam niyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, may reward po ba yung pitong iyon sa death squad niyo? Again, ma'am? May rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad niyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad niyo? Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. Yung sinabi sa, po ninyong death squad, ang pinag-usapan dito, may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Unprompted. O so, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na pitong tao, may rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi, ma'am. Mayaman yung mga maraming gago na mayaman sa Davao. Ano pong connection ng mayayaman sa Davao? Gusto po matay ng mga kriminal. Because they want their safety to be safe. Nagbibigay sila yung mayayaman ng rewards sa death squad? Yes, sir. Bago po yan. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi, ma'am. Sila si Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana. Pero ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay. Ayaw na. Kung marami. Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May wag rewards po ba tanungin sila? Kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad niyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung walang police rewards. Yan. Lalo ng police. Bakit ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba po yung sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Uh-huh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad niyo. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Okay. So, libre lang yung pagpatay. Mayroon, Senator, this is just an intervention. Ay, sorry. I apologize, Mr. Chair. Yes, I submit, Mr. Chair.